university. Good morning to our participants for today's Viewpoints. So we are now on the second day of July, and thank you very, very much for joining us. We have 61 attendees as of the moment, and it's counting. So thank you very much to our parents and our students, specifically the grade 12 students who will be joining us for Viewpoints. So, Teacher Tony, magandang umaga. Thank you very much for joining us. So, our target audience for this morning are the grade 12 students. And I know they have a lot of questions about new student enrollment, pati yung magki-clearance and graduation. So, I am James Juan Admisina, the Head of Registrar's Office and Admissions Office. And with me is Ms. Tony Rose Libida, the principal of senior high school. So, kilala niyo naman si Ms. Tony. Baka ako nga ang nakikita niyo lang from time to time. So, welcome. And sana po ay may mga marami kayong questions that we can attend to as we go along with the discussion. So, this is final exams week. O, tapos na. Finish. Tapos na for week. And there is high school for each week. And for the grades, the third semester is expected to be completed or to be released this coming July 5. Yeah, July 5. Okay. So I'll turn over the discussion to Ms. Tony for some academic concerns for our grade 12 students. Yes. Good morning. Thank you, Sir James. Good morning, grade 12 students and parents. Grade 12 po ba ang tawag ko sa inyo? Parang expecting na graduates na tayo, no? Kasi natapos na natin yung term practically kasi we have finished the regular classes. You have already taken the final assessment or your midterm assessment. So for most of you, you're already expecting that you have finished this course senior high school. And congratulations to those who have finished. You will see your grades, sabi nga ni Sir James, so on MCL, you can view that by July 5. So, we've had already viewpoints for grade 12, no? Last week lang yata yun. But then, it was during the examination week. So, we opted to have one more round for grade 12 for those who were not able to attend, or probably for those who were able to attend, pero meron pa rin mga questions that we need to address. So we thank the offices who are responsible for these viewpoints kasi we are given an avenue to engage you and to have an exchange of our questions and maybe our concerns at this time na tapos na yung school year. Okay? So I have some discussion points here, pero later as we move on, siguro may mga questions kayo na related dito sa mga topic na to which I might not be able to cover then. So, ito pa lang yung mga questions na mapapasadahan natin later. When will be the release of the diploma for senior high school? Ayan. Will there be a TOR for senior high school, the same with college? And yun yung mga questions sila. Will there be a virtual graduation? Yan. So please stay tuned. Natin yan. Yes, to our 71 attendees and increasing, please stay tuned because we will be discussing all these matters in our this meeting today. So okay. You may proceed, Ma'am Tony. Yes, sige. Next slide, Ms. Mia. Yeah. Yeah, so these are the discussion points. Now, the release of report card, we have already some details on this. Requirements for your college application.
completion procedures if ever you need to complete some courses, some graduation concerns, no, still. Enrollment to MCL college programs, and then other academic services that you might still be in need of. Okay, so let's start with the release of report card. So yesterday, I think yesterday, your advisors already posted in your BBL HR the letter that we have released regarding the conduct of this year's report card distribution. As what we have been made known, no, kasi medyo limited ang mobility natin ngayon. And there are still restrictions kahit ang Laguna ay under modified GCQ na, there are still restrictions on large crowd gathering. And we know that every day of release ng report card in the past years, talagang we are confined in a certain venue with a big number of people. So this year, we cannot do that. And so we will be releasing your report card on appointment basis. So if you have read the correspondence that we released, I hope you did na basa nyo yung mga details doon kasi those are all very important guidelines. The printed report cards will be issued on appointment basis. And you may register in this link, that the one that you can see in the second bullet. You may register on your appointment, preferred appointment schedule using this link. Then after you have registered, please wait for our appointment confirmation email. We will be sending you an email if your preferred schedule is confirmed or if you will be moved to the next closest available schedule. Why? Because we can only accommodate 60 persons to claim the report card at a certain block hour. Kasi per hour yun, no? So may 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, and then 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4. So 6 hours yun in a day. We will be accommodating about 60 persons only so that we will not be gathering a large crowd. No? Not too much that big number of people to gather around here in the office where you can claim the report card. So the report cards may be claimed only by those who are scheduled on that specific day. So how will we know? You have to present the appointment confirmation email upon entry here in MCL. There's only one entry point na gagamitin natin, ha? Yung mga mag-claim ng report cards, pakisabi sa parents ninyo kasi you will not be allowed to receive the report card kasi majority of you, if not all, are still 21 and below. So you can only allow your parents, your guardian, or any authorized adult representative to claim the report card. So pakisabihan sila na ang daanan lang natin would be the gate that you usually access here in MCL, yung student's gate, the one near the ETY building and Rizal building, no? Yung in between, the one in between these two buildings. Yun lang yung gate na pwede natin gamitin for entry and exit points. Alright? So, bring the appointment email. And then, ito, this is very important. The grades may be viewed in one MCL by July 5. Oh, alright? So, i-check agad yung grades sa July 5. If you still have grades that are pending, for example, you have C or INC, C1, C2, or IP grade, the report cards, the printed report cards, kahit may appointment kayo and confirmed appointment, it cannot be released to you. Why? Because there are still pending grades. So, okay. Those grades have to be completed. Clarify ko lang, Teacher Tony. So, yung dun sa releasing of report cards, we had an update from the Office for Human Resource and Administrative Services na ang entrance natin will be the AirWell. So, AirWell dahil definitely the entire building will be off-limits to students, employees lang yung nasa building. So, pagpasok ninyo ng AirWell,
pasok kayo diretso dun sa kabilang side ng airwell going to the registrar's office. So, pasok kayo dun sa registrar's office na area, then ang exit nyo ay doon sa, yung binanggit mo kanina, nagbaligtad lang. So, the exit will be the main entrance dun sa may Sonia's, dun sa may bookstore. Mm-hmm. Ayan. So, nabago lang because we need to separate the entrance from the exit. Yes. Ayan. Pero all the rest, yung mga details ng card giving will be discussed by Ma'am Tony. Yes. Okay. Thank you very much for the update, Sir James. No. So, let's clear ha. Ang entry gate natin ay airwell. Ang exit, yung student's gate, yung nasa near Sonia's and the book. Okay, parang Sonia's ay talagang ano, landmark talaga ng MCL pag sinabing Sonia's. Okay, so mga important details yon ha. Pagka meron pang pending grades, hindi marirelease ang report card and also those with outstanding balance. Now, before kasi, you can pay the outstanding balance on the same day of the release of the report card. Just this morning, I received a call. Before coming here, I received a call from a parent. Pwede daw bang mag-receive ang report card on the same day na magbabayad sila? Magkakaroon ng konting, kasi baka in-expect nila na ready na yung report card immediately after paying. But we are sorting, I hope you understand that, we are sorting those who will be claiming, kaya nga tayo may appointment. Yes. No? So, kapag ka ganun, na they pay on the same day, and then they want to get the card on the same day, there might be certain delays. Opo. Kasi hindi prepared yung card nila. Yes, actually, the reason why we are setting it on July, what's the date again? July 10 onward. Is because we want you to come here that the report card is already ready for release, basically. Mm-hmm. And that means you have been cleared from the accountabilities from MCL. So, and gagawin po namin yan between July 5 and July 10. So, kung naunawaan po namin yung comfort and convenience na isang punta na lang, di ba? Mm-hmm. Isang punta na lang sa July 10 para mag-settle ng balance at pagka i-pick up yung card, pwede po yan. Kaya lang, para po ma-level natin yung expectations, pag nagbayad po kayo on July 10, we will subject you to clearance pa po. So, baka po may konting delay. Kaya ang suggestion po namin dyan is, between today and July 9, pwede na po kasi kayong magbayad. Actually, between today and July 5, pwede na po kayong magbayad through our off-site payment channels. So, kung ang intention natin, isang punta na lang, nangyari pa rin naman po yung isang punta na lang dahil you were able to settle the financial accountabilities of the student through our offsite payment channels. Pwede pong PayMaya at your fingertips, makakapagbayad kayo sa PayMaya or Cebuana Luwilier, M. Luwilier, RCBC Online. So, yun po yung mga recommended namin na payment channels para ma-meet natin yung expectation na baka pwedeng isang punta na lang. Isang punta na lang. Sir, having mentioned PayMaya, I receive a lot of emails and inquiry regarding PayMaya. Do they need the PayMaya account to use the payment facility? Ayan. So, hindi po. Actually, you need a 1MCL account, which since 2018, when you enrolled, meron na kayo niyan, yung 1MCL account na yan, tsaka parent portal. Because we have already included PayMaya gateway in the 1MCL and parent portal. So, hindi nyo po kailangan ng app para makapagbayad. That's right. Yeah. Just the card, debit or credit card, Visa or MasterCard. Yeah, opo. Yes. So, ganun po ka-convenient. So, sabi nga namin, yan na po yung new normal ngayon. And we perfectly understand that there are a lot of issues with online banking. Meron minsan na worry kung talagang nakikredit yung payment. O kaya, sanay kasi tayo, Teacher Tony, na pag nagbayad ngayon, may resibo, kaliwaan. Yes. So may mga ganun po na worry and nauunawaan po namin yan. And kaya lang po, ito na kasi yung new normal that there are some adjustments that we need to make things work out para sa ating favor, to our favor. So, yan po. Gamitin po natin yung mga offsite payment channels na yan. Ayan. So, okay. You may continue, ma'am. Thank you. So, ganun siya yung ating magiging schedule. Now,
strict observance of health standards will be implemented in MCL. So I know you're very much aware of this kasi hindi lang naman dito, in other establishments also, no, meron na no mask, no entry policy. And then the ID should also be brought kasi yung inyong authorized representative or the adult who will be claiming ay naka-register din dun sa ating appointment system, no, sa appointment link natin. So kailangan may ID silang maipepresent. And then may body temperature check and health declaration, no, survey. You might also need to know that there would be lines. Expect strict queuing to observe physical distancing, no? May lines po para maging orderly ang distribution ng ating report card. And report cards may be claimed at windows A and B of the registrar's office during those days. Alright? Now, that's for report card. This is grade 12, so your schedule is supposed to be July 10, 13, and 14. That's for grade 12 only. Then the other days that you can see in the appointment link is already dedicated for grade 11. Now, if you have a sibling, para isang punta na lang, sabi nga yung convenience ng isang punta na lang, meron din sa appointment link. If you have a sibling in the other grade level, pwede naman nasabay niyo nang kuhanin. Basta indicate lang dun sa appointment link that you will also be claiming the report card of your sibling in the other level, no? Para sabay ninyong makuha. Okay? So, I hope these are very clear to everyone. Yung mga for completion, may outstanding balance, hindi natin yan masaserve during this schedule of report card. Okay? Also, in the letter, we have indicated yung distribution of the report card. If you are enrolling in MCL College for next school year, which I think marami, no? Kasi sir, dumaba sa tracer natin, talagang marami ang they opt to stay for college. And that's a good thing because, you know, you're already here and you've started with MCL. And why choose to transfer pa? We have a good plan naman of online learning for next school year. So for those who will be deciding to study here in MCL, you are not really required to claim the report card on these scheduled dates. Why? Because of our seamless enrollment for college, we can just transfer your record to college if ever you will be enrolling na. So that's less the hassle for you. You don't need to come here and or assign somebody to come here to claim the report card. So yung magpapa-appointment, sana yun lang yung talagang nangangailangan ng physical copy of the report card. That is also for everybody's security and to limit the number of people coming here in the school. Tama ba yun, Sir James? Yung physical copy. So actually, we're saying this that our grade 12 graduates are given the privilege of seamless transition to college. So meaning to say, we want to give you the convenience of enrolling for college. So dahil wala namang physical transfer of documents na magaganap from senior high school, yung report card nyo, nilipat lang natin yan sa college section. So, hindi nyo na po kailangan pumunta rito to get the report card. And later on, kapag gusto nyo pa rin magkaroon ng physical copy, you can always request naman from the registrar's office a certified true copy of the grade 12 report card. Report card, yes. Kasi yung original, magsistay yun dun sa school na pag-e-enroll natin for college. Okay? So, speaking of college application, those who will be needing certain requirements for college application, you may request it through email using this email of the registrar@mcl.edu.ph. And please use the subject title request for documents. You know, the office has been receiving hundreds and hundreds of emails per day so that your request will not be missed. So please use the subject title request for documents SHS. And then email also complete details, your complete name, your student number, the strand, and the specific
document that you are requesting so that your request may be processed accordingly. Okay? Ano yung mga sample of those documents? Yung mga certification, certificate of good moral character, certificate of honors maybe. Itong mga ini-email ninyo, those who are in need of the documents ahead of the July 10 card distribution. Why? Because dun sa July 10, pwede naman nating isabay yung mga documents that you still need to request. If you can see in the appointment link, meron tayong section na sinasagutan dyan, other documents requested. So if you will be clicking that that document, then we can also include that in the distribution of your report card. Para isang punta nyo na lang dito, you have the document and the report card that you will be needing. Okay? So, yung mga nag-i-email, those who will be needing these documents lang ahead of time. Alright? So, sige, next po tayo, Ms. Mia. What is next here? I think completion. No? Mga completion issues. Ayan, completion procedure. So, July 5, makikita natin yung ating grades for Term 3. But, I know that makikita nyo naman sa 1MCL nyo kahit yung Term 1 and Term 2 and even your Grade 11. So, review nyo na since you're supposed to be ending your senior high school this term. Review all the courses. Kindly check if all courses have numerical passing grade or alpha passing grade. Like sa LS kasi ay alphabet no ang grades dyan. Pero dapat passing. If you still have grades for completion like C1 and incomplete INC, how do you complete this? You may email, you send an email to your teacher, kasi tapos na yung term eh. You have to send an email to your teacher or even to me na lang. We have our email addresses naman in your BBL. Email us and expressing your intention to complete yung mga C1 and INC. No? So, once we receive that, we will be scheduling you for the removal exams. And then you take the removal exams. If you pass it, then we will submit the completion documents to registrar's office. You will be billed the completion fee. And then the grade may be converted to your passing grade. Okay? But what about the C2? Ito yung remedial courses. If you were not able to enroll these remedial courses this term, hindi natin siya mabibigyan ng grade kasi hindi mo pa naman siya nakuha. So, we will have to enroll this coming semester. Hopefully, wala namang ganyan sana sa inyo, no? Kasi I know you're expecting to graduate already. So, sana na-enroll na lahat ng C2, those who are expecting to graduate this year. So, but if not, yun nga, sabi ko, sa first semester natin yan matitake, first semester of next school year. Now, how about the IEP grades? This July 5, you might see, sana wala, no? Pero you might see some courses with an IEP grade. How should you treat that? Paano natin yan mauunawaan? If you have an IEP grade in your course, but you were able to engage. Ibig sabihin, nakapag-access ka ng materials or nakasagot ka naman ng ilang online tasks. That means you may start finishing or completing that course starting July 6. Kasi sa July 6, magre-reopen yung access ninyo sa course na yan sa BBL. That's for those students who received an IP grade with engagement. So, ibig sabihin, yung extended learning time ng mga merong engagement may start by July 6, no? Until August 7 so that we can report it ng mid-year. We can convert your IP grade to your passing grade. Pero if you have an IP grade, tapos ito yung course na totally hindi mo binuksan, hindi mo na-access during third term, this is supposed to be attended again sa first semester. No? We will add you in the BBL of that course na kailangan mong attendan. Bakit kailangan attendan? Kasi nga walang engagement. So the understanding is
hindi mo matatapos yung course na yun. Hindi mo masasagutan ng online tasks kasi hindi ka naman naka-engage. So, isasama ka namin dun sa BBL sa first semester para makapakinig ka ulit ng lecture, maka-attend ka ng mga sessions, makasagot ka ng online task, and you will earn your grade for that IP with no engagement. Kanina, may nagtanong ulit, bago ulit ako pumunta rito, nag-email naman, Ma'am, paano po ito? Ako po ay mag-e-enroll na sa college. Meron, pag nakakuha po ako ng IP, pag ganun yung sitwasyon, grade 12, really, the ball is in your hands, no? Pagka na-complete nyo na, we will not be stopping you naman from moving to college. Ang kailangan lang talaga ay matapos yung course na yon. Okay? So, if you're in a hurry dahil magka-college ka na at mag-e-enroll ka na for college, magsa-start na yung college school year, ay kailangan tapusin natin ng mas mabilis yung mga IP grades na yan para ma-convert into your passing grade. Okay? So, sa IP with engagement, you may start finishing it by July 6. Pero sa IP na walang engagement, nako, medyo matagal-tagal tayo dyan kasi one semester, kailangan natin ulit magstay at mag-join dun sa course na yon for you to pass and the IP grade be converted to a passing grade. Okay? So, yan, yung mga completion procedure natin. Majority, not majority, pero all of these processes, we can communicate with you through an email. So, yung IP, ano yung mga kailangan pong tapusin, nagko-course message lang tayo niyan sa BBL. No? Sabi ko nga, mag-o-open ulit yung access nyo in your BBL by July 6. So, you can still engage and you can still communicate with your teachers through BBL if you intend to really finish this earlier. Okay? So, I hope that those completion procedures were clear to you. So, C1 and INC, IP with engagement, you may start completing that sa mid-year, July 6. Pero kapag C2, that means remedial, no? Or IP with no engagement, we have to wait for next school year. Okay. Now, graduation concerns. Iyan, Sir James, naku, marami din ditong questions. Will there be graduation ceremony? Last week, when we were talking about this in the previous viewpoints with grade 12, we were saying na, well, for obvious reasons, na hindi talaga pwede ang large gathering, hindi tayo makakapag, we cannot hold the graduation ceremony in PICC this school year. This July as scheduled, no? So, what would be possible options? Well, number one is you can join, if there would be an expression from this batch, no, sir, they can join the graduation for next school year. About this time din yun, isasama kayo dun sa graduation ceremony for the next batch. Meron ding nag-surface na suggestion na what if virtual graduation? So we were not able to answer that immediately kasi we want to get a feel of the batch. Ano ba yung gusto ng batch? Kasi meron ding mga ayaw ng virtual graduation. And so we did a very quick survey with the help of the student council. We did a quick survey for this virtual graduation. And it appears na sa ngayon ay lamang yung no virtual graduation, sir. 169 responded no, we are willing to wait. And then 135 lang yung nag-yes. So, konti pa lang naman sa batch ninyo yung sumasagot. But then, these are the figures that we're getting now. And it seems na mas marami yung may ayaw ng virtual graduation. How about graduation pictures man lang, ma'am? Hindi ba pwedeng may graduation pictures? The conduct of this graduation photo shoot ay ganun din, no? You will still be gathering in a certain venue. So, wala pa rin yung social distancing. Kaya, hindi natin magagawa yung graduation photo shoot ninyo. Well, yung pag-makeup pa nga lang sa mga
girls at kahit po sa mga, sa lahat ng graduates, ay wala na, mababiolate na natin dyan yung social distancing. Tapos yung graduation gown and cap na kailangan ipasa sa susunod kapag kapipicturan ka na, edi nag-share, pasa, pasa na, oo, yes. Nag-share na kayo ng gown nun. Eh, that is really very risky. Yeah, it's we're saying it's unsafe, basically. Mm-hmm. So, ganito lang po, ilagay natin sa ganitong diwa, sa ganitong tema. Kaya po, ang term ay precautionary measures. Ang ibig sabihin po niyan ay as much as possible, gusto nating iwasan. Bakit? Kasi pag sabi nga ni Tony, i-risk, di ba? Masyadong risky. Pag merong naawa dyan, lahat tayo nagtuturuan sino ang humawa kanino. Mm-hmm. And we are avoiding that scenario. Especially for things na siguro, hindi naman, we're not saying no. It's just not yet at the moment. So graduation, not yet. So once we are allowed by the government, you can join the next graduation rites. For photoshoot, ganun din po. So, actually, konektado yung issue ng virtual graduation dun sa photoshoot. Kasi, napapansin nyo naman yung mga nakikita nyo na virtual graduation. Siyempre, nakatoga yun. So, wala po tayong magagawang virtual presentation for the graduation kung walang graduation picture yung mga bata. And I think it's fair naman po to understand the position of the school on the matter. That hindi po yan, hindi kami nagkulang dyan. Baka sabihin nyo, eh, kasi naman, bakit may lang kayo magpapatawag ng photoshoot? Take note, ongoing pa po yung ating current term. So, kaya talagang originally po, since 2016, kahit yung college po namin, yung photoshoot na gaganap yan 1 month or 2 months before the graduation rites. Okay. Para somehow sure ka na na talagang you're on your way to graduation. Okay. So, pero once naman will be allowed, of course, we will not be depriving you of that moment na maka-attend ng talagang actual graduation ceremony and to have your graduation pictures. Okay. Now, how about the diploma? When and how will we get our diploma? Okay, so yung diploma, definitely hindi po yan sumasabay sa report card. Yes. Kahit naman dun sa typical ninyong high school, iba yung card giving day because the diploma is being given at the day of the graduation. So, siguro po after July 10, give us at least 3 weeks to complete the diploma. And we will make an announcement when to get the diploma. More or less, appointment pa rin yan. Kasi yes, we'll be following po the appointment system. Walang issue para dun sa mag-MCL for college kasi babalik talaga kayo dito for the classes. So, makukuha nyo yan sa registrar's office. Yung mga hindi po dito gagraduate, yun, ang kailangan nating iset ng appointment for the claiming of diploma. Alam ko, may susunod na follow-up question dyan. Eh, ba't hindi ninyo ipa-courier? Ang problema po kasi sa courier, na fo-fold, nalulukot, na ihahagis-hagis. Nakita niyo naman yung video. Pati si President Duterte na stress, di ba? So baka mamaya po, pag pinakourier ko yan, pagdating sa inyo, mukha ng pambalot ng sardinas, ng sapatos, ng tinapa yung inyong diploma. Magalit pa po kayo sa amin, di ba po? So we want that diploma to be in perfect shape when it is delivered to you. So, talagang for pick-up po yan. Actually, kung makikita niyo yung registrar's office, hindi nga namin nilalagay sa jacket yan unless i-claim na. Kasi yung mga jacket, pag in-stock yun, pinatong-patong, nagkakalukot, di ba? So, ayaw namin ng ganon. So, yun po. Unfortunately, we need to defer the distribution of diplomas because of the pandemic. But be assured po that we are ready. It's such that we need to schedule. And ngayon po, ang dependent variable dyan, ang inintay po namin ay yung declaration of graduates. Because as mentioned, yes, the third trimester is still ongoing for both senior high school and college. And college, yes. So, but definitely your diploma will be given to you. So,
it will just have to wait a bit more time. Okay? Next, it's Mia. Ano bang next natin? I think, ayan, enrollment to college. Marami rin nagtatanong na students natin, ano, how do we proceed with enrollment to MCL college programs? Okay, some of them did answer the enrollment survey na nakalabas for new students, and we were saying that it's not for you kasi you're not a new student, you're a graduate of MCL, and you're not supposed to go through that long process. Yeah, you are supposed to have seamless transition to college. Mm-mm-mm. So, pero may mga nakapasok na. So, para lang po malinaw, number one, our grade 12 students will be given a new student number if you enroll in our college programs. So, for us to update your profile in our system, you need to do online application in our website. Pero yun lang yung gagawin ninyo. Online application in the website, we will give you a new student number and we will assign a BBL section for you to enroll. Pero, para hindi muna tayo malito, dun muna tayo magsimula sa online application through the website. Ayan. And all other procedures you can do starting July 15. So, para sa mga nagtatanong, paano yung wala pang pera sa July 15? O kaya, paano yung July 15 enrollment, pero July 23 yung scholarship examination? May nabasa ko dito sa ating Q&A. So, paano yun? Naka-enroll na ng July 15. Yung July 15 po, para sa aming minamahal na grade 12 students, yan po ay start ng enrollment period for senior high school graduates of Malayan Colleges, Laguna. And, dahil hindi naman po kayo iba ng estudyante, you can enroll kung kailan nyo gusto, basta simula po ng July 15 at wag namang lalampas ng simula na ng klase, 1 or 2 weeks na, tsaka pa lang po kayo nag-enroll, wag naman. So, safe, let us set it July 15 to August 17 or the start of classes. You can still enroll in your preferred programs. Okay, so uulitin ko po, July 15 ay start pa lamang ng enrollment period for our grade 12 students. Yung scholarship, paano po kung mag-qualify sa scholarship? Siyempre, dapat talaga ganun tayo ka-confident, think positive. Marami nagka-qualify. At marami talaga namang nagka-qualify na grade 12 graduates for the academic scholarships. So, ano ang gagawin natin? Number one, you may choose to enroll starting July 15 and choose the installment option if you want. And if you qualify for the scholarship, kung ano yung value ng scholarship benefit, you will apply to the remaining balance. Kung kayo naman ay full payment, we will apply the value of the scholarship, malalabas doon ang overpayment, and we will refund it to you. So, yun ang dalawang option ninyo kung gusto niyo nang mag-enroll ng July 15. Pero, kung halimbawa naman ay gusto niyong hintayin yung result of the scholarship after July 23, pwede naman because as I said, you have until August 17 to enroll. Ayan. So, malinaw po tayo doon. Pero ang kagandahan lang, nung maagang nag-enroll, as early as July 15, is you will be able to join already the cyber camp. That's our online course module for new students, which we are going to open for our incoming senior high school and incoming college students in your case, so that you will be prep up for the new academic year. So, syempre, may yabang ng konti yung MCL grade 12 students. Sasabihin niya, hindi namin kailangan mag-prepare. Kasi ano, galing dito, dalawang taon na kami nag-aaral dito. Walang problema, pero take note, college is another chapter. It's another chapter. It's another story. Challenge. Yan. So, at saka nasa sa inyo yan, kung ayaw ninyo mag-prep up, pero we're saying that MCL is getting you ready for
education in the new normal. Ayan. Yes. So, that is something that not everybody is aware yes, of. Yes. Ba? Kasi bago yan. Yes. Kaya ini-encourage namin na mag-enroll na yung mga new students and also yung mga grade 12 students natin na mag-move up sa college. Okay? So, yun po ang kasagutan. You have July 15 until August 17 to enroll. And if you want to wait for the scholarship, yes, you may. If you want to enroll earlier, yes, you may. If you qualify for the scholarship, we will reassess the fees charged to you. Kung may marerefund, irerefund. Kung may mga balances, ilaless po natin yung value ng voucher. So, marami pong paraan. So, pwede po natin gawin yung mga bagay na yan. Okay? So, I encourage you, grade 12, ha, to register in the scholarship qualifying exams. That's only until July 17. Yes. Kasi, i-flash siguro natin. Ipa-flash namin yung advisory for the grade 12 students. So, number one, application for the scholarship program is now open. It's from June 17 to July 17. So, 1 week after, July 23, we will have the qualifying exam already. So, para sa mga nagtatanong, dati po kasi entrance exam lang ang basis for the scholarship eligibility. Gusto naman natin definitely na i-honor yung commitment na yun na ibigay yung scholarship based on the admissions exam. Unfortunately, pandemic ngayon and we have more or less 1,000 applicants na hindi na nakapag-admissions exam. So, kawawa naman sila. So, baka sabihin niyo, akala ko ba online? Hindi, online din natin yung exam. Mas mabigat na problema po yun kasi meron kang 1,200 students na nag-sit-down exam, face-to-face exam, and meron kang 1,000 na nag-online. Paano pag ang nag-qualify, yung mga nag-online? So, ang sasabihin ng mga tao, aba, ba't ganun? Eh, hindi naman siya sumagot ng exam na yan. So, ang daming gulo. So, para level po yung playing field natin, lahat kayo, July 23, magko-qualifying exam for the scholarship. Sabi nga namin, kung talagang yung bata na yan ay magko-qualify sa scholarship, be it online or face-to-face exam, lalabas at lalabas na qualified siya. Yes. So, yun po, that's one of the adjustments that we had to make for this situation. So, June 17 to July 17, 2020, that's the application period for the academic scholarship. And July 23, 2020, we'll have the qualifying exam. Okay? So, thank you very much po doon sa nag-raise ng concern na to. So, register na. Confident talaga ako sa mga grade 12 namin, sir. Na yes, and that's papasok good to know, definitely. Papasok yan sa scholarship. Qualified scholars for college program. Okay. Do we have other items? I think other items na, no? Okay. Ayan. So, we can accommodate the questions now. Ayan. So, we have here a lot of questions, 40 questions already. About our discussions for this morning. So, basahin natin. May virtual graduation po ba ang grade 12? Is it safe to say na ongoing pa yung survey natin mm-hmm. for the virtual graduation? Sana po ma-appreciate nyo po na we do not want to be autocratic. About rendering this decision about the graduation. When we had the viewpoints last June, especially for, particularly for grade 12 students, ramdam po namin yung sentimento ng mga magulang na hindi biro ang makapagpatapos ng grade 12. Tapos, hindi nyo pa bibigyan ng graduation, hindi nyo pa sinuota ng toga. Sabi ko nga, ramdam po namin yan. Kaya lang, pag nagkaroon po tayo ng COVID case, mas mahirap din po. At saka, pinagtagpo pero hindi tinaghana. Di ba? Wala namang may kagustuhan. Tawa si Mia. Wala namang may kagustuhan na magkaroon tayo ng pandemic. Di ba? Lahat naman talaga tayo ay nakagayak na nag-graduate.
unfortunately, dumating po itong sitwasyon na ito. Sabi ko nga last viewpoints, nagpagawa na ako ng barong. May barong na. Hindi ko nga nakuha sa pagawaan dahil inabot ng lockdown. Text ng text nga yung tumahi. Sabi ko pa siguro, naman text viewpoints, isuot na lang natin, diba? Para maano. So gusto po namin yan, mga parents, gusto po namin yan, grade 12 students, gusto po namin kayong pag-graduate in a formal ceremony. Yes. Ang preparation po sa graduation ay hindi biro, but we are happily doing that because that's a milestone for everybody. Unfortunately nga po, hindi natin magagawa. So yung request for virtual graduation, definitely po, kinoconsider namin yan, but we want to hear the parents and the students about their sentiment on virtual graduation. Meron kasi nagsasabi na, bakit ba kayo mag-virtual graduation? Eh, wala din namang value. Mas malulungkot lang kami kasi na-deprive yung anak namin dahil sa sitwasyon na ito. Na habang nagbo-virtual graduation kayo, iniisip namin sana nasa PICC yan, hindi ginawa ng mali yan. So, mahirap po. Meron naman din isang grupo ng parents na nagsasabi, mag-virtual naman kayo kahit papaano. So, napakahirap po. Parang ang magulang na may dalawang anak. Yung isang anak magsasaka, yung isang magpapasok. Di ba? Yung magsasaka, ang pinapanalangin, umulan. Yung magpapasok, ang pinapanalangin, umaraw. So, kung yung sino ikaw yung magulang, sino papakinggan mo? So, yun po ang dilema ng MCL dyan sa bagay na yan. So, sana po maunawaan ninyo. We want to involve the parents in making the decision. That's why we are rolling out the survey. Okay? Ito lang po siguro ang mga nakikita naming challenges. Pag nanalo po yung virtual graduation, and the management decides to consider the appeal of the parents to have the virtual graduation, definitely po, aandam na naman yung ating pag-gather ng mga graduation photos. Mm-hmm. So, hinga namin kayo ng picture, may standard yon, kung anong background, i-edit namin yon para ilagay sa toga, gagawa kami ng presentation. So, may mga ganun po. May definitely, may cost din po yon on the part of the school and also the parent. So, we want to be transparent. So, we want to disclose all these things to the parents and the graduating students. But definitely po, kung ano yung mapapagpasyahan ng higit na mas marami at ito po ay i-consider ng management, then we will definitely do that. Ayan. Kailan po ang release ng graduation certificate and diploma namin? I think this was answered already. Give us 3 weeks after July 10. So by August po, ma-release na po natin yan for MCL senior high school graduates who will continue studying at MCL. No need to worry even if it goes August dahil nandito lang naman kayo, makukuha nyo po yan. Clearance, sir. Need Yan. Po bang magpa-clearance ang grade 12 before enrolling sa college at MCL? Ganito, ang sinasabi ko lagi, ano ba ang kailangan ninyo? What is your passport to enroll to college? It's your grade 12 report card. Paano ka magkakaroon ng grade 12 report card? Dapat ikaw ay cleared. So, yun po yung dependencies nun. Magpa-clearance, dalawang klase yung clearance, financial accountability, at saka doon sa mga administrative departments, the other one is academic. So, we are streamlining the process. We will be doing the clearance by batch. So, yung list of graduating students, kami na magre-review po ng clearance noon at i-inform na lang namin yung mga estudyanteng may accountability so that you will be given enough time to process the clearance, clear yourselves about these accountabilities, yes, and eventually get your grade 12 report card. Ang sunod na follow-up question dyan, kailan? Okay? So, after July 5. Kasi tapusin muna natin yung clearance sa academics, yes, bago tayo pumunta dun sa financial at sa administrative. But don't get me wrong, I'm not saying you don't pay. I'm not saying huwag kayo magbayad ngayon kung meron kayong financial obligations. Kasi po, hinihintay lang natin yung academic, pero mas maganda po, nagsabay na yan, na wala na kayong inaalalang academic and administrative deficiencies. Yan. So, paano po yung start ng bayaran for enrollment July 15? Nasagot ko na po ito kanina. You may want to wait for the result of the scholarship if you are confident that you will make it and you will
just enroll you after the releasing of the results. Pwede ding mag-enroll ng maaga, then we deduct the value of the scholarship from your outstanding balance. In case you paid in full or in cash, we will just credit it, and your overpayment will be refunded accordingly. This is an academic question. Ewan ko lang kung nasagot na. Kung may IP or C1 grades po ang grade 12, pwede na po mag-enroll siya sa college. Ayan. Enrollment ng college naman, sabi ni Sir James, is extended naman yan. Start pa lang yung July 15. Yes. Pero that's until August 17. Okay. Or even a few days after the opening. Pero ito ay, walang mukhang ito yung walang malinaw na tanong. Ah, nasagot. At walang malinaw na detalye. Okay? Ito, so, sasagutin ko na lang ng diretso. Oh, sige, sir. Kung sa MCL po kayo magka-college, papayagan ko po kayo na mag-enroll sa college. Bakit? Kasi hindi naman po lalabas yung dokumento records, ninyo. Yes. Take note, when you enroll for college, all schools, I'm talking to all schools, lahat po ng eskwelahan, ang requirement, kailangan graduate ng senior high school yung bata bago niya tanggapin. Kaya po kayo nire-require ng grade 12 report card. Ganun din naman po ang MCL, lalo na po kung lilipat kayo ng school. Siyempre, dapat wala kayong maiwan na IP, wala kayong maiwan na incomplete grades para paglipat ninyo sa kabilang school, malinis. Kung ang tanong po dito ay, paano kung may naiwan na IP, C1, C2, INC grades? Ang grade 12, pero sa MCL din naman po mag-enroll. Tatanggapin po ba? The answer, as I said, yes. Pero papipirmahin ko kayo ng commitment that you will be clearing all your academic deficiencies in a given period of time. Yes. Ngayon, ang sunod na tanong, sumarino na tayo for MCL na magka-college. Paano yung lilipat at hindi sa MCL magka-college? Pwede po ba siyang mag-enroll? Ay, hindi ko po yan masasagot. Dahil depende po yan dun sa registrar ng tatanggap na school. Kasi ang sitwasyon po ng registrar dyan, pag tinanggap po niya ang isang bata na hindi pala graduate ng grade 12, at hindi nakatupad yung bata na yon sa deficiencies niya sa former school, magkakaproblema yung tumanggap na school dahil lumalabas hindi graduate ng senior high yung bata. Yes. Okay, pero tayo po magagawa natin yan dahil internal naman po ang processing niyan, hindi naman kayo aalis, mahahabol pa rin po namin kayo for the deficiencies. That's why we can relax that policy for grade 12 students who have deficiencies at kaya namang matapos yung mga incomplete na yun during the mid-year or the first term, papayagan ko kayong mag-enroll for college. Yes. O, susunod na tanong ni Mother, paano kung hindi naka-comply sa deadline? Oh, wow. Yung C1, C2, INC, PIP, hindi niya na-complete during first term, ano gagawin? Kakancelin ko po ang enrollment ninyo for college. At ibabalik na lang po natin kapag na-complete nyo na yung deficiencies. Yes. Ayan. Kaya undertaking yun, sir. Kaya meron po kayong pipirmahan na affidavit of undertaking for that. Which, hindi ko po masasagot kung merong ganyang proseso ang ibang eskwelahan. Yes. Ayan. So, okay lang po ba soft copy ang appointment confirmation email? Yes. Pwede po, screenshot ninyo yung email na approval, pakita nyo sa guard. Ayan, pwede po yan. Where and how can we submit the pending requirements to complete the grades? Sa BBL din yan. Oo, kasi sabi ko nga lahat ng completion, magko-communicate tayo dun sa BBL course. Your access to these BBL courses, as I have been saying, will be reopened on July 6. So, doon din yung submission ng pending requirements. Okay. Meron tayong question from Anna. Anonymous. Ito, mukhang naligaw si Anna. Hello po, kakasali ko lang po. Can I confirm that you need to pay first before attending the schedule we pick? Or do we pay on-site? Yan yung sa mga outstanding balance before getting the report card. Okay. So, yun po ang sagot. Pwede rin kayong magbayad na po tayo online kung okay tayo doon. Kung on-site naman po, bukas din po ang Treasury Office, pero by appointment. Yes. So, ang ano dyan, you pay first before you pick the schedule para sure na mabibigay agad yung inyong report card. Meron tayong isang happy na parent o student. Just paid through PayMaya credit card.
Take note, lumalabas po agad, nakikredit sa account ang payment. Makikita agad sa 1MCL na paid na ang account. So convenient, kudos for this. Walang traffic, hindi kagaya ng EDSA. Tsaka save. Ay, yan ko na yun. Ayan, pag-PayMaya. Pag-PayMaya po, instant credit. Wala po tayong problema. Pag M. Luvillier or Cebuana Luvillier or RCBC, wala rin pong problema kasi next banking day, credited na agad yung payment. Next day. Tsaka meron naman kayo laging transaction slip. So, lagi nyo yung hawak. Actually, mas safe nga yan kasi dalawa ang hawak yung resibo. Resibo nung tumanggap ng payment na banko or Cebuana Luvillier tsaka yung official receipt from Malayan Colleges, Laguna. So, thank you po for commending our offsite payment channel. Channels, actually. Sabi nga po namin ay minsan, talagang hindi lang tayo komportable dun sa online. Pero sana po, bigyan natin ng chance ngayong panahon na ito dahil ito na po yung new normal. Good day. Updated na po ba yung unsettled charges sa 1MCL? Discounted na po ba? Ano po ba ang plano ninyo sa rebate, refund? Ano po bang tawag doon? Kung ano bang tawag doon? Updated na po ba yan? Ito po, palagi namin itong sinasabi sa stakeholders forum, sa guidelines, sa FAQ. Nilinaw naman po natin ito na yung pong rebate ay nakadepende po sa magiging grade ng bata kung siya ay magkakaroon ng IP o hindi. And take note po na hindi pa tapos yung ating term. Magbibigay po tayo ng grade sa July 5 pa. So yung July 5 and July 6, dun pa lang po namin mare-review kung sino yung mga batang may IP para ma-i-adjust yung kanilang mga fees, yung kanilang mga student balances. Kaya po, hintayin po natin yung July 5. Pag wala pong IP yung mga bata, tsaka lang po natin malalaman kung sino yung qualified for the fund, we will apply the adjustments and that will be reflected in 1MCL. Okay? Ngayon po, isishare ko lang po ito. Nagbukas po ang Treasury Office since last Tuesday for old students. Nagbabayad po sila sa baba sa Treasury Office. At marami na po, by the hundreds din po yung nagbabayad on a daily basis. Tanong, ito bang mga to, alam na nila yung balance nila sa 1MCL? Yes. Bakit? Kasi tinanong na nila yung mga anak nila. Ikaw ba, nagpa-IP? Oo. Diba? Sure ka na. Matatanong mo na. Kung nakakatiyak ka na walang magiging problema sa engagement mo, makakaalam mo na kung ikaw ay entitled na sa refund, nagbabayad na yung mga magulang. Parents, yes. Okay? Nasa BPL yan, sir. Kita na nila yung grades. So, kita nyo po yung mga grades ng mga bata sa Blackboard Learn. Yan. Can't access po the report card appointment. We are page not found. Yes. Ayan. I just checked, sir. It's on. I mean, it's accessible. We will just check kung bakit po may ganyang yes. problem. Sige po. Ayan. If sa MCL pa rin po ba mag-aaral, need pa po ba ng physical copy of report card? Definitely yes, kasi obligasyon po namin magbigay ng physical copy. Ngayon po, kung dito kayo mag-aaral, di huwag nyo na kunin. Mm. Diba? So sa amin na lang maiiwan yung report card and we will consider that as your submission for college application. Okay lang po ba if soft copy, ipepresent na appointment? Yes. Pwede po ba isabay yung report card sa pakuha ng Certificate of Good Moral Character? Yes! Isasabay na po namin yan para lahat happy. How can we process our school clearance? As mentioned, we just need to generate the list of graduating students and we will be the one to... Pabaliktad po tayo para maintindihan natin. Ang baka ang pinanggagalingan ninyo na idea ng clearance, bawat isang bata may clearance form, mag-iikot sa offices. Babaliktad rin po natin yan. Yung listahan ng mga estudyante, mag-generate po kami, ipapaikot na namin sa offices, ang maiiwan lang na listahan yung uncleared. Mm-hmm. Ayan. So, para yun po ang tatawagan natin, ipopost natin sa BBL, magko-communicate kami na meron kayong mga ganitong flags, meron kayong mga ganitong accountabilities, kaya hindi pa kayo cleared. Ma'am, kailan po mare-receive ang requirements for college application sa senior high? Mga gaano po kahaba? Kasi nakapag-send na po ako ng email since June 29. Anong petsa na ba?
July 2. Ayan. So ano mo bang pinag-uusapan na documents for college application? Ito po ako, kung ang hinihingi nyo po ay report card, hindi po namin ito mapaprocess kasi nga po ongoing pa lang. Pero kung humingi kayo ng report card na hanggang second term lang, pwede po namin yung i-release. So maganda po siguro na kayo na kayo to senior high. Pakitawagan nyo po yung registrar's office o kung sino po yung inyong in-email para po, email ko na nga dito. Email nyo po ako. Ako na po yan para ma-check natin kung ano ang inyong status ng inyong dokumento. When will we get the certificate of completion? Ano po ito? Diploma po ba ito? O yung kailangan pa rin sa college application? Ganun din po. Tawagan po natin ng registrar's office. Let us post the numbers para makita nila. Paano po yung about sa tuition fee refund? Nasabi ko na po, hintayin po natin ang grades para ma-determine natin yung eligibility ng student for the refund. Paano po pag nag-fully paid, then ma-refund po ba yon? Definitely yes. Because kapag in-apply po yung refund, magkakaroon kayo ng overpayment, magiging negative yan sa mga libro namin. And definitely, isusoli po namin yon sa inyo kasi merong overpayment. Kailan po kaya yung adjustment sa payments? Ganun din po after July 5. Yes. Ayan. According to Treasury Office, July 5 onwards talaga sila makakapag-adjust, yan, sir. Opo, kasi may memo na. Kasi grades dun pa lang, yes. Yan. Yung grades dun pa lang po. And that's the basis for the refund or the rebate, yan, the discount. Ito si Angelo, talagang gustong-gusto niya ang PICC. Makakapag-antay po kami next year basta sa PICC ang graduation. Ayan. Thank you very much. Kami din, makakapaghintay kami. At makakapag-invite din kami sa inyo for the next graduation ceremony. Ayan. So, can't we do something like American schools? We're in the students, we're inside cars, we're able to get their diplomas from the school itself. Anong tawag doon? Drive-through na? Drive-through na graduation. Na claiming? Actually, ginagawa na po, hindi na, graduation ba yung tinatanong niya? Di, ano eh? Kasi nakiklaim yung diploma. Ah, nakiklaim yung diploma. Eh, na po yung sinasabi ko eh. Maganda po sana kung lalabas sa survey, majority yan ang gusto eh. Opo. Di ba, Tony? Oh, yung iba, eh, karamihan, sabihin ako, lalabas pa ako ng bahay, wala akong car. May comments pa nga, sir, na, what if ever you will hold virtual graduation, I hope it is sincere enough na to be the equal to the worth ng hirap actual, ng mga, yeah, ng hirap ng mga estudyante kasi parang hindi nila masyado na appreciate kapag ano lang virtual. It's kaya yun po ang kahirap niyan. It's really very difficult to strike the balance among many interest holders, di ba po? So sana po maunawaan niyo po yung school doon sa part na yon. Ayan, can both virtual graduation and physical graduation happen? I think most students voted no to virtual graduation thinking that tama din naman to, valid din naman to. So, ang sinasabi, magkaroon ng virtual graduation tapos i-invite pa rin yung students for the next graduation. Ito po yung sinasabi ko kanina. Para lahat that we are being transparent about it. Okay? Doble po ang magiging gastos ninyo kung ganyan po ang inyong suggestion. Kasi sabi ko nga po, yung virtual graduation, magkakaroon po talaga ng cost yun because of the photos na gagamitin. Ayan. Tapos pagdating ng road to PICC, yan, may hashtag na siya, na road to PICC pa din, magbabayad uli siya ng graduation fee. So, sasabihin nyo na naman po sa amin, bakit doble-doble ang mahal-mahal, di ba? May mga parents yung nag-comment nung isang beses na, wag na mag-virtual graduation. Yung ibang school, inu-quote ko po yung parent, ha? Yung ibang school, kaya nag-virtual graduation kasi nakabayad na yung mga bata ng grad fee at para hindi na i-refund, mag-virtual graduation. Hindi ko po alam kung accurate yung info na yon. It may be a perception, pero sabi ko nga po sa panahon ngayon, this is really a battle of perceptions. So, kaya po sabi ko, kahit yung virtual graduation na yan, may perception din yan na nililikha. So, pag nag-virtual graduation, may mga magbibigay din ng perception na, ano ba yan? Masabi lang. Masabi na merong graduation.
Pero pag hindi naman nag-virtual graduation, may magsasabi na ano ba yan? Di man lang pinahalagahan ang hirap ng mga bata. So yun po ang dapat naming balansehin. Kaya paano po natin malalaman yan? Sagot po tayo dun sa survey ng senior high school. Yes. Is it possible for the diplomas to be delivered in our homes like what other schools are doing? Ayan, kasi yung maraming school kasi, maraming talagang mga ginagawang paraan eh, na hindi ko naman masabing pwede natin i-adapt lagi. Kanyang graduates ay 20, for example, kaya. 20. So, sabi ko nga po, kanina, pwede po namin yung i-courier. Ang problema po ay, magkakandalukot-lukot po yan, baka magalit kayo sa amin. Hindi nyo ba pwedeng ipa-deliver sa tao nyo, sa mga bahay-bahay? Ang graduating students po natin ay 1,000. Okay? Baka po bago niya matapos yung 1,000 na delivery na yun, nagka-COVID na siya. Okay? Tapos, kung nagka-COVID yung driver namin at naghatid dun sa 1,000 estudyante na yon at may nahawahan doon, yun po ang i-contact tracing natin. So, nakakatiyak po kayo na yung pong mga suggestion ninyo ay napag-isipan, napaghandaan ko na yan. Napag-isipan ko na po yan bago ako humarap sa inyo dito. Kaya po lagi kong pinagdidiinan yung precautionary measure. Kasi ang iniiwasan, kasi pandemya po tayo, baka po nakakalimutan natin, pandemya po tayo. Kaya mas maganda pong mag-ingat tayo para wala pong maging problema at sisihan later on. Ito pa, personal opinion, you may not agree with me. Gusto ko lang pong sabihin na rin, dahil viewpoints nga naman po ito. Yun naman po content ng diploma. Parehas naman yan. Kung ibibigay sa August 1 at saka later, mga October or November, parehas po yan. So, kailangan lang po, sabi ko nga, hindi ko naman yan, aanhin ko naman yan, ba't ko ba hindi ibibigay yan, di ba? Kaya lang po, talagang tayo po ay nakikiisa sa bawat isa na hindi po tayo maging dahilan sa pagkalat ng COVID-19. My son will be transferring to Mapua Intramuros. When to get an appointment to get the good moral character? Nakakapagbigay po kami ng good moral character online. At kung yung ibang eskwelahan po ay tinatanggap ang GMC ng electronic, much more po ang Mapua University. So, request po kayo, yung pinost na number kanina, ito po, itatype ko, registrar at mcl.edu.ph, naging PHP. Ang gagamitin nyo pong subject ay SHS. Request for documents. Okay, request for documents, SHS. Ayan. So, mag-send po kayo dyan. Graduation pictures. Graduation photoshoot. We as parents waited for this. Kami din po, hinintay din po namin yan. We have to consider that our children did not graduate when they finished grade 10 due to senior high school, just considered moving up. Ayan. Ulitin po namin, ang pinangangalagaan po natin dito ay safety. Pag tayo po ay ito po ang pinanggagalingan po ni mother dito o ni daddy. Nag-graduation photoshoot daw yung ibang school. Totoo naman. Kasi ang calendar po nila nagsisimula June, matatapos ng March. So, November, December pa lang po, nagpapapicture na yung mga bata doon sa supplier nila ng grad photo. Kasi ready nang graduate ng March. Ang calendar po natin, August to May. Nagkaroon pa po ng pandemic, so nag-adjust hanggang July 4. Kaya po hindi nagkaroon ng graduation picture earlier than March. Ano po ba yung earlier than March? That's still second term. So, may child protection policy po ang DepEd na dapat ingatan ang moral ng bata at yung kanyang well-being. Pag pinapicturan po namin yan as early as January ng graduation photo at hindi po pala yan graduate, makakagraduate dahil may mga academic deficiencies, kami naman ang ihahabla ninyo at sasabihin nyong nayurakan ang dignidad ng mga magulang, nalungkot ang bata, nag-suicide, mga ganon. Umasa na. So napakahirap, umasa nang gagraduate tapos pinapicturan ninyo, yung pala hindi.
Kaya po ang ano po dyan, ang talaga namang dapat gawin ay papicturan pag medyo mga 80-70% na, sure na. Na sure na gagraduate. Kaya po ang regular na picture taking for graduation ay laging May. May pandemya o wala. Eh nagka-pandemya. Diba? Nagka-pandemya. So talagang hindi po yan magagawa ngayon. So ang sabi ko nga, sinabi rin kanina ni Teacher Tony, gusto po ba natin mag-picture taking yung brush na ginamit sa pag... pag may makeup dun sa bata, pasa-pasa. Tapos kapag kami may makeup na gano'n, medyo nasinghot, naubo, kumapit yan dun sa pinagdausan ng makeup, kumapit yan dun sa toga, tapos ipinasa dun sa susunod na tao, nahawahan, nagkaroon ng outbreak. Taas ang risk. Napakataas po ng risk na napaka, kumbaga parang napakahirap isapalaran. Ayan. We can wait naman, sir, di ba? The yes. You're saying we will not be doing it, but we have to wait for the time na we will already be allowed to do it. Yeah. So how can we say po na with honors, with high honors, or with highest honors, what is the required GWA? Yan. Kapag po with honors, 90 to 91.99 with no C grade, C1, C2 from all terms, no? Kapag naman po with high honors, it's 92 to 95.99. Pag with highest honors, it's 96 to 100 na GWA po. Basta po wala siyang C1, C2 in all terms ng senior high school at wala rin pong failing. Yeah, suggestion for graduation picture. Can we do it per batch? Like 2 sections per day. It's a long process. It will take a month. But I mean, at least our children will have sure graduation picture. Thank you po for the suggestion as long as most of the parents are willing to do this. Again, sabi ko nga po, may isang grupo ng parents na gustong magpa-grad pic. May isang grupo po ng parents at ng mga estudyante na, at teka lang, parang ayokong i-risk yung aking safety sa bagay na yan. So I would like to ask for those who took the scholarship exam last March 20, still valid? Wala po tayong scholarship exam last March 20. Admissions exam po yun. Baka po tinig yung grade 12 dahil gusto niyang mag-apply for scholarship. So hindi na po ito valid kasi magkakaroon na po tayo ng isang scholarship qualifying exam this July 23. According to my daughter, nakapag-removal na daw po siya, C1. Ang grade niya for nung second term pa, naipasa na pero di pa rin nababago. Yes. Ayan. Po. Very personal naman tong question na to. So siguro I need to attend to it personally. Kasi case to case po yan. Ana, please email me ha. Lagay ko na lang po dito. Please anonymous. Email me. Yeah. Yung enrollment reservation letter, kanino po applicable yon sa SHS graduate? So incoming college applicants. Parehas pong applicable yung basta po naipasa ninyo sa amin. We will honor that basta naipasa before, on or before May 2, 2020. Ayan. Is the scholarship for July 23 for new students only? No. Definitely our grade 12 students can apply for the July 23 scholarship examination. Paano po yung magbabayad in person? Pwede po bang pumunta kahit kailan? Hindi po. Meron po tayong appointment system. Sarado rin po ang MCL pag Monday. Yan. Students already availed the early bird discount. How the students could avail the early bird discount? Tapos na po yung early bird discount. Ito po yung nagpasa sa amin ang enrollment confirmation on or before May 2, 2020. Okay po? Yung lilipat po ng MCL to Mapua, kailan po pwede makuha ang good moral character? Yes po, pwede na po kayo mag-request by sending us an email. Nakapost po yung numbers ng registrar's office. We will be issuing electronic format of the good moral certificate and that will be sent to Mapua directly if you want. Ginagawa na po namin yan simula pa noong March. And definitely po ay tinatanggap po ito ng ibang mga schools. May advantage po ba yung confirmed students
na nakapag-section ng mas maaga, like the email sent to us noong May 18. For incoming college, ano po kayong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po niya, may advantage kayo definitely because you will be given an early bird discount. Yeah, nagbayad na po ako for early enrollment sa college. July 15 pa po ba ang enrollment namin? Yes, definitely. Starting July 15 to August 17. Makakakuha po ba ng report card kahit may balance pa? Unfortunately po, no. All schools po, yan ang requirement na masettle yung financial accountabilities before issuing the report card. Willing po ako maghintay sa graduation ceremony sa PICC para worth it po yung senior high school experience. Yan. Thank you po. We also like that actually. We're waiting na everything goes back to better condition na pwede na tayo mag-post. Paano po kung may refund yung anak ko sa MCL pa rin mag-aaral? Pwede bang i-less na lang doon? Mm-hmm. Babayaran for college? Definitely yes. But you need to inform po the Treasury Office na yung overpayment sa old student number will be applied to the new student number dahil again, yung senior high school graduate po natatalon sa college, magbabago ang student number. Paano ang on-site payment ng Certificate of Good Moral sa July 10 po kasabay ng pagkuha ng card? Yes, bukas po ang Treasury Office. Ipagbabayad through Cebuana, paano makukuha yung resibo ng payment from MCL Treasury? Pwede pong ipa-email nyo yan sa inyo. Pag nagbayad po kayo sa Cebuana Luvillier, M. Luvillier, kinabukasan po, posted na yung payment, pwede kayong tumawag sa Treasury Office para mag-request ng kopya ng inyong resibo. May sariling schedule po ba ang enrollment, yung mga nakapagpa-reserve agad ng grade 12 student or college? Wala po, kasi yung July 15 to August 17, you can enroll in your own choice of date. Pwede po bang magbayad ng full year term in college? Yes, definitely. Paano po kapag may refund yung anak ko? Nasagot ko na ito kanina. Sorry, kapag, may advantage yes. po ba yung confirmed students nagbayad ng reservation? Nasabi ko kanina, yeah, definitely. Because you'll be availing, you will be getting the early bird discount. In the section though, sir. In the section, wala po kasi wala na tayong morning PM section sa college. Oh. Number one. Second, online. So, ano issue nung morning and afternoon? Yan. So, qualified po ba lahat ng graduating grade 12 students mag-tape ng scholarship exam? Yes. Definitely qualified po kung feeling ninyo ay kaya ninyo yung scholarship exam. Definitely pwede. Yan. May guidelines po ba regarding sa pagbayad ng remaining fees in order para makuha yung report card? Pwede na po magbayad ngayon? Yes, pwede po magbayad. Meron lang po tayong appointment system. Saan po makukuha yung appointment system? Sa Treasury Office or Registrar's Office, punta po kayo sa aming Facebook page. Nakapost po doon yung appointment application form links. Ayan. So, meron din mga issues dito raised about college programs, electronic version po ba yung diploma? Definitely no. Ang diploma po ay originally signed. Mm-hmm. Yan. Kahit nga marami yun, talagang pinisirmaan ng presidente yon at ng principal. Mm-hmm. Okay. How do current grade 12 students apply for scholarship exam? Where is the EMS po in BBL? Again, ito nagkakalituan dito eh. Yung EMS nyo kasi ay hindi lumalabas dahil kayo ay nasa old student number pa. Ayan. So, ganito na lang. Ang pinakamaganda dyan, maglalabas na lang tayo ng announcement na separate link for grade 12 students so that you can register for the scholarship application. Ayan. Bakit po iba ang GWA ng mga honors compared sa mga DepEd memos? GWA. General weighted average ng mga honors po compared sa mga DepEd memos. We have already aligned it nung mm-hmm. kasi baka ang they are referring to yung old na meron pang cap na no 82. Ang basahin niyo po ay yung student catalog na 2018 version. Oo.
Okay, pangalawa po, pag binasa niyo po yung DepEd memo at saka yung Manual of Regulations for Private Basic Education, ang DepEd memo po ay directly applicable lamang sa public schools. Ang private schools po, kagaya ng MCL, ay may kalayaan na mag-adjust ng kanyang policy and standards on the granting of awards provided meron siyang nakasulat na policy na tinanggap ng mga magulang sa pamamagitan ng pagpo-post nito, pagpa-publish nito bago pumasok yung mga bata, which we did in our website starting 2016 pa. Yeah. At ina-update po ito from time to time, so makikita niyo po yan sa website. Ito rin po ay pinapasa namin sa regional office ng DepEd for information that we are deviating from the policy of the DepEd on the awards and the grades. Yes. Kasi not all nga naman ng awards opo ay applicable sa atin or we did apply. Unang-una po ay trimester po ang MCL for senior high school. Alam niyo yung anak niyo po. Pero next year we'll be shifting to semestral. So may mga ganun pong considerations on assessment. That's why yung general weighted average po sa mga honors ay definitely depende po yun doon sa mga ganong klase ng dynamics. Please talk about the refund po. We did talk about the refund. Number one, the guidelines and the FAQs on the conduct of online learning is posted in BBL. That's also in what? We discussed that already in the stakeholders forum last June. And now we are reiterating that refunds and rebates will be given. Ang hinihintay lang po natin ay yung submission ng grades, which will happen this coming July 4, and your children will be able to view that on starting July 5. Okay, nakadepende po doon yung refund. For the complete guidelines po, tingnan nyo po yung in-issue na nakapost sa Blackboard Learn about IP grades, about rebates and refunds. Yan po ay nakasulat. Yan po ay pwedeng i-access ng mga parents and students. Sasabit na ako. So medyo mahaba-haba itong dialogue na to. Okay? Kasi marami sa kanila, sir, nakakakita pa rin nung kanilang unsettled charges dun sa hindi pa adjusted. So we have to wait po na ma-record lahat ng grade. By July 5, Treasury Office will start the adjustments if ever it is applicable to your child na magkaroon siya ng discount. Yun lang po ang hinihintay namin. So yun po. And actually po, nakapost po ngayon yung number ng Treasury Office. Kung gusto niyo po ng mas specific na detalye tungkol dyan sa refund na yan, text niyo po sila, tawagan niyo po sila, pwede po nila kayong bigyan ng manual computation para at least ma-expect niyo po kung magkano po yung babayaran for to fully settle the dues of the students after July 5. Ayan. So, meron pa po ba tayong other concerns about graduation and everything, anything about the grade 12 students? May mga questions talaga on refund. But we have mentioned this, no? Let's wait for the adjusted, the adjustment to be made after the grades are encoded on July 4. So July 5, starting July 5, the discounts may be applied. Okay po. So, yun. I think... Meron pa bang questions? So, ito po. Definitely, we are very happy that we have... Capture ko lang yung mga comments. Baka hindi ko ma... sagot later. So, we are very happy that we have more than 100 attendees for these viewpoints. So, medyo maraming questions, more than 100 questions also. So, karamihan naman po ay nasagot na. Okay? Kanino po pwedeng magtanong kung magkano ang enrollment sa civil engineering? Ayan po, pinupost po namin yung mga numbers namin at saka email address.
Pero marami po yan. Dapat admissions po ang email ninyo. Please email admissions@mcl.edu.ph. So, nare-replyan ko po pa isa-isa yung may mga specific concerns. Okay? So, kung hindi po ba ma-release yung diploma, pwede po humingi ng letter or certificate na nagpapatunay na makaka-receive kami ng diploma. Kanina po kaya ito. Number one, kami po ay nag-i-issue. Ngayon pa nga lang, nag-i-issue na kami ng Certificate of Candidacy for Graduation. After you graduate, after you have been declared by the senior high school as a graduate of this academic year, we will definitely issue you Certificate of Graduation. Okay? So, ito lang po ang ano ko. Ito lang ang gusto kong i-share dito. Karamihan po ng mga colleges and universities hindi nagre-require ng diploma. Yes. For admission sa college. Personal copy yan. Personal copy po yan. So, baka po hindi nyo kailangan yung certificate na nagpapatunay na makaka-receive kami ng diploma. O baka naman gusto lang nyo ng katiyakan na bibigyan natin siya ng diploma. Oo. Yan po ay default. Yan po ay standard practice na lahat ay binibigyan ng diploma upon graduation. Ayan. So, tsaka itong Viewpoints recording na to ay nakapost yan sa ating YouTube channel. Puntahan nyo po yung YouTube channel ng Malayan Colleges Laguna. Mag-subscribe na rin po kayo para lagi kayong updated. Lahat po ng session ng Viewpoints, maliban doon sa dalawa na nakorap at hindi maganda yung audio, lahat po ay nakapost sa YouTube. So, medyo marami na po yan. Close to 20 sessions na po tayo. Kaya kotang-kota na po tayo sa Viewpoints. And that's how transparent we want to be as far as the direction of MCL under the new normal in all our discussions with the parents. So, pwede nyo po yung balikan doon at ulit-ulitin nyo po na inulit-ulit namin ni Teacher Tony rito na kayo po ay makakatanggap ng diploma. Ayan. So, thank you very much for our 97 attendees who are staying and those who have left already. Naiintindihan po namin na kailangan nang ibaliktad yung tilapia for lunch. At ayaw po namin maging dahilan kami ng pagsisisi dahil nasunog ang ulam ng pamilya. Kaya may pahabol lang na tanong, saan po makikita ang EMS? Di po makita ng anak ko sa BBL? Hindi na, uulitin ko po, hindi na po sila kailangan talaga pumasok sa BBL. Meron pong mga ibang nakapasok sa BBL EMS. Take note po, halilinawin ko, yung BBL EMS mo ay pagpapasa ng dokumento. Sinasabi po namin na yung mga grade 12 students hindi na kailangan mag-resubmit ng documents. So, hindi nyo na po kailangan mag-BBL for the EMS. Okay, so ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-online application. Pagpunta nyo po sa website, makikita nyo na po kagad doon ang link ng, tawag dito, makikita nyo na doon yung link ng online admissions. Dahil pinapakita ni Mia yung mga Viewpoint sessions, baka po interesado yung mga anak ninyo na mag-attend ng sessions specific to the colleges, na meron ba tayong material nun. Meron pong mga dates dyan. Please take note of the dates. You are cordially invited po, parents and students, para po makita ninyo tama ba ang papasukan ng bata na program for college. So join us for Viewpoints. And this is hosted by the different colleges. Anyway, nakapost naman po yun sa aming website. Pwede nyo pong i-check doon. Nandun na rin po lahat ng meeting links. Join po kayo. So, July 8, we have the ETU Chenko College of Business. Yung Mapua Institute of Technology for Engineering Programs, July 14. Yung College of Arts and Science, wala pang date. Pero ipopost po namin yan sa Facebook. Okay? Pero meron na po. Yung College of Arts and Science, yung CMET, College of Maritime Education and Training, CCIS, MITL, ETYCB, may mga nauna na po yung Viewpoint sessions na nasa YouTube. So, puntahan nyo po doon para kahit hindi kayo naka-attend, ay nandoon ang discussion.
Okay, salamat po for catering sa questions. All my questions have been answered. Salamat din po at nakatulong po kayo to steer the discussion and for joining us. Ayan, ito po yung mga willing na mag-antay daw sa schedule for graduation and picks sa PICC kasi tatlo ko pong anak gagraduate ngayon. Isang senior high at college. Ay, syempre nga naman. Ay, isang attend. Talaga. Tsaka isang attend. Pag ganyan po, tawagin nyo kami ni Miss Tony. Kung gusto nyo kaming isama sa picture, we will be happy po to have a picture with you. Dapat may kasama ang president. To see mother. Okay. Ayan, opo. So, definitely po, we'll be happy to see your children graduating at PICC. Mm-hmm. Ayan. And, napapag-usapan na din po yung mga tuition fee kanina. Ito po ay opportunity for our students and parents. We have partnered with a financial institution that provides student loans. So, hindi ko po alam kung makakatulong. Huwag niyo po sanang masamain na ito po ay ini-endorse namin dahil meron po kaming memorandum of agreement with this provider. And that is bukas.ph. So, yung bukas.ph po ay will be posting po the PowerPoint presentation. So, nagbibigay po sila ng student loans at a very minimal interest rate of 1.5%, starting 1.5%. And yung may mga financial difficulty po sa pag-i-enroll sa college, ulitin ko po, sa pag-i-enroll sa college, pwede nyo pong i-avail yung bukas na yan for incoming college. Dapat po ay currently enrolled sa college lang yan, pero pinakiusapan po namin yan to open it to incoming college students only. Sir, paano po yung mga anak namin na may maiiwang balance sa senior high? Tapos mag-i-enroll pa kami ng college, dalawang bayad yon, isa lang naman ang pambayad na naipon ko. Ano po ang suggestion nyo? Again, suggestion lang naman ito. E di yung hawak nyo pong pera, ibayad nyo dun sa balance ng senior high para po siya ay ma-clear. Tapos yung pang-enroll po niya sa college, yun po ang pwede nating i-apply ng bukas loan. Ang next na tanong, papaano po mag-a-apply? So, ito po yung kanilang advertisement. Application po is online and it's very easy. Submit lang po kayo ng requirements. Basta meron po siyang guardian na at least 21 years old. Mauutang po niya yung cost of education for the current term or rather for the next term kung sa incoming college. At ito po ay pwede ninyong bayaran for 12 months in installment sa bukas.ph. Pag nag-apply po kayo online, give them 3 to 5 days to process the loan application. And pag-approve po yan, i-confirm nila sa inyo kung itutuloy ninyo yung pag-secure ng loan. And if yes, they will automatically remit the payment to MCL para hindi nyo na po kailangan pumunta sa opisina nila, kumubra ng cheque, at dadalay nyo sa MCL, doble trabaho pa, sila na po ang magde-deposit ng payment sa MCL at i-apply na lang po namin yan sa inyong remaining balance. Ayan. So sa ngayon po, wala pa pong isang buwan yan na nilo-launch namin, pero meron na po kaming mga applications and approvals lalo na yung mga college students namin. So, pag meron po kayong anak na college at meron po kayong financial difficulty, kesa po naghahanap tayo ng mahihiraman ng pera pang enroll, yan po, bukas.ph, you may want to apply for that loan. Okay? So, yun po, financial assistance for our incoming college students and current college students. Kung may mga kapatid po yung inyong mga anak na nakikinig ngayon dito sa Viewpoints, pwede nyo pong i-recommend yung bukas.ph. Okay? Concluding words, Ma'am Tony? Ako, sir, sa dahil grade 12 to, talagang congratulations to all
safe to say, graduates, no? Sa lahat talaga ng nagsumikap na tapusin itong term na to, despite our, well, difficulties at the beginning, pero talagang pinagsumikapan at tinapos talaga ng maayos itong inyong senior high school. With or without the ceremony, you deserve the... You deserve our congratulations, you deserve our admiration dahil itong pandemya na ito ay hindi pumigil sa atin para tapusin yung dapat nating tapusin dito sa last stretch of your senior high school. And for that, really, congratulations to all of you. And I wish your safety, your family safety, and I wish you the best of luck for college. We are equally excited sa pag-move on ninyo to college. Ayan. So, congratulations sa mga parents. Mm. Dahil walang graduation ngayon, mag-graduation speech na kami ni Ma'am Tony. Congratulations po for the parents. Damang-dama po namin yung kalungkutan ninyo na 10 taong nag-aral sa basic education yung bata, nadagdagan pa ng 2 taon because of the senior high, and unfortunately po, hindi natin sila makikita na gagraduate sa PICC. Pero ang sabi nga po namin, sana yung kalungkutan ay maibsan, mapalitan ng kasiyahan, dahil isang kabanata po ang matatapos sa ating mga anak. And tapikin niyo po sa balikat ang inyong mga sarili, mga magulang. Virtual po, tinatapik po namin kayo ni Teacher Tony. To congratulate you and to thank and educate sons and daughters dito po sa Malian Colleges Laguna Amapua School. And for our students, our grade 12 students will not be able to have a graduation ceremony at the moment because of the pandemic. Siguro mas challenging at mas magiging fruitful, mas magiging meaningful yung graduation ninyo next year pag natapos na itong mga hardships na ito. Dahil, di ba sabi nga natin, minsan we save the best for last. At yung minsan, yung pinapahintay tayo ng matagal, yun yung mas matamis, yun yung mas na-feel natin yung spirit ng success. And definitely, it's hard to accept itong mga moments na ito ngayon dahil tayo yung pinag-abutan. But as you may see in the theme of our viewpoint session and for the entire year, we are sharing the same message to all our parents and stakeholders. Surpassing the limits of the new normal. So, hindi po yan past tense. Surpassing limits, ibig sabihin, it's a continuous process. Tayo po ay dumadaan pa dun sa proseso na yon. And hopefully, after several months, we will be meeting again, sharing our own success stories of how we surpass the limits of the new normal. And we, here at Malian Colleges Laguna, Amapua School, we are very thankful to have a very meaningful engagement with our grade 12 parents for the past 2 or 3 years. Definitely po, hindi perfect yung ating sistema, hindi perfect yung ating experience. Marami tayong mga expectations na sa napakadaming bagay. But what we can always commit and assure the parents is that we are always improving, we are always trying to improve our systems and processes so that we can always be of service to our students and our parents. So, thank you very much, Teacher Tony, for joining us for thank Viewpoints you, today. And on behalf of our administrators, led by our president, Dr. Rinaldo B. Bea, who is also the president of Mapua University, salamat po for joining us. And sana po magkita-kita ulit tayo. And congratulations to more or less 1,000 graduating students of the senior high school department. Okay? Ingat po kayo. And yung buong studentry po ng MCL, 6,000 students, college and senior high school, lahat po yan ay nangingiti at tumatawa at masaya na meron po tayong mga graduating students na
naka-achieve ng another milestone in their academic life. So, thank you very much again. Ingat po kayo. I am James Ronald Messina with Teacher Tony Levita of Senior High School Department. And this is Viewpoints, our online meeting for our new students and parents. God bless po.